Hello mga kabolero, and this video is to continue our machine learning project. So pinutol-putol ko ang video talaga para hindi overwhelming sa inyo at para mabilis yung mabalikan ang bawat section sa paggawa ng project. Ngayon ay nalalapit na tayo matapos. Hello mga kabolero, and this video is to continue our machine learning project. Pinutol-putol ko talaga ang video para naman hindi overwhelming sa inyo at para mabilis niyong mabalikan ang bawat section sa paggawa ng project. Ngayon ay malapit na tayong matapos, and we are now on the second to the last step, which is the generation of the dataset. So once we are done with the annotations, we are now ready to generate our dataset. So ano nga ba ang purpose ng dataset? Ang dataset ay binubuo ng tatlong parts. Ito ay ang training, validation, and testing images. Lahat ng ito ay galing sa output ng ating annotations. So sila ang magsisilbing ground truths para matutunan ng machine learning model kung ano-ano nga ba ang parameters at itsura ng target object for detection and classification. So ang common or at default na division ng ating dataset ay 70% ng ating fed image, which is on our example 390, di ba? So 70% noon ay mapupunta sa training, 20% noon mapupunta sa validation, and 10% noon ay mapupunta sa testing. So, sa generation ng ating data section or dataset section na ginawa natin, meron ako doon sinabi na paparamihin natin yung image count, 'di ba? At na-mention ko doon yung augmentation sa unang video ng series na ito. So, mamaya ide-demo ko, may part doon na ipapakita ko kung anong meron, 'di ba? Ano yung mga functionalities na ito at i-apply natin para gawin natin yung anong gagawin natin sa dataset para yung 390 image natin ay umabot ng almost 1,000 images. And actually, umabot siya ng 932 to be exact. So, sa section din na ito, mamimili tayo ng machine learning model na gagamitin para i-apply natin yung nagawa nating dataset. So, para sa example natin ngayon, gagamitin natin ang YOLO V5 model, 'di ba? Na-mention ko na 'yan nung sa previous videos. Maraming models pa na pwede nating gamitin. Meron na ng YOLO V7 eh, may YOLO XS, may YOLO X, may YOLO S. Ang dami ng versions ng YOLO. Pero bakit nga ba YOLO V5 ang gagamitin ko? Dahil ito sa kadahilan na gagamitin ko siya as another step or yung output code na magagather natin or mag-generate natin sa project na ito dito sa RoboFlow ay i-feed natin sa susunod na project natin na gagamitin natin sa isa na namang platform na kung saan hindi kailangan ng masyadong maraming alam sa coding. Gumagamit siya ng Python language, pero ito yung tinatawag na Google Colab. And this is another way on how we can generate a data set and then eventually deploy it to YOLO V5 for the machine learning algorithm, di ba? So isa pa yung sa mga methods ng pag-deploy ng machine learning model na kahit wala kang background talaga sa pagpo-program, susundan mo lang yung step-by-step process. So watch out na lang sa mga susunod kong uploads in the future. So, as part of our dataset analysis, pwede din natin makita yung parameters and other important details ng ating dataset gamit ang health check section ng RoboFlow. And I also mentioned this on my previous videos. So, punta na tayo dito sa RoboFlow para makita nyo na kung anong itsura ng pag-generate ng dataset. So we left on this page previously. We have the three datasets, or we have the completed annotated dataset, and now we will generate new version. And so, in here, meron tinatawag na pre-processing, pero ito na yon yung test split or train test split. We have 70% or roughly 70% ito. 271 of our image, validation 20%, testing set is 11.
medyo off kasi hindi balance yung 70-20-10. Kaya siguro nag-readjust si percentage, naging 69 na lang, 20, and then 11. Okay? So, for the pre-processing, wala tayong gagalawin dito. Auto-orient, resize na 640 by 640. So, yung image natin na 226, 2260, 2280 something by 4,032, 'di ba? Ma-re-resize siya into 640 by 640. And that's given for a free, 'di ba? A free GPU, a free trainer in the internet. Pero maraming GPU na walang resizing or may option na hindi na i-resize as is. Mas maganda yon kasi ibig sabihin lang noon hindi nag-shrink, hindi may stretch yung ating original image, di ba? As part of the pre-processing. Now, dito na tayo sa augmentation. Ito yung minention ko na pwede pala nating padamihin ang ating images through augmentation. So, nakalagay dito, create new training examples for your model to learn from by generating augmented versions of each image in your training set. So, mag-a-apply tayo ng tatlong augmentation steps. Yung umpisahan na natin. So, click lang natin yung plus augmentation. I will try to use this flip and I'll make it I'll select horizontal. Parang nag-mirror ka lang, di ba? So, ganyan yung itsura niya. So, pre-processed. Ito na ngayon yung horizontal niya. So, yung katumbas niya na horizontal flip, ba? So, apply. Now, another augmentation step. I'd like to crop. So, parang ano siya, i-zoom in. Ayun. So, ang default nito, if I remembered it correctly, is 20%. Kaso, ito, tingnan nyo, medyo halos pa parehas nung original. So, I'll make it bigger, 35%. Okay? So, apply. And then, last one is, let's try using this saturation. So, it depends on you kung ano ba yung preferred mo, di ba? For my saturation, I selected 50%. Para naman, kasi kapag lower, halimbawa 20% lang siya, halos hindi masyadong nagbago, di ba? Why not do it a little bit more, like 50%? So, apply. Ngayon, since meron tayong tatlong added na augmentation steps, we are expecting that our image collection na dating 390, mamumultiply by 3. Di ba? So, if we click continue, ayan. Ngayon, yung 320 na 90 natin na images, ngayon naging 932 images na, which is times 3 of the original image collection. So, para matapos na tayo dito sa generation ng data, we will be clicking generate. Ayun. So, initializing. Etong version na to na may check, that is the version which I tested just for the sake of knowing, 'di ba, ahead of time kung ano yung magiging outcome ng dataset natin and also the model. Yun. So, I also mentioned about credits, training credits. And since this is a free version, kasi may ano to, paid version si RoboFlow eh, yung parang professional version niya. And that requires some amount of money. But for the free version, you are given or we are given 3 credit points to train a model. And I already used one to train the previous dataset that I have created. Ito yon. And pag-click natin yung start training, actually, ito yung distribution niya. Training set 87%, validation set is 8%, and testing is 5%. Train test split, this is our pre-processing, augmentation, and then the details. Ayan. So lumabas na dito yung actual. 'Di ba kanina nung pinag-uusapan pa lang natin yung 390 images, yung distribution ng or ng division yung division ng percentages is 80 60 69% here, 20% here, and then 11% here. But
what we are looking right now is yung augmented na version, which is for training set, we have 87% on mas dumami. And that's 813 of our images, including augmentation to. Validation set is only 8%, and that's 77 of the images. And then for testing, we have 5%, 42 images. Okay? Baka nalito lang kayo, bakit naging 87% yan? Bakit 8% na lang at naging 5%? That's because we implemented augmentation. So if you wanna see all the images here, ayan, ito sila. Tingnan natin kung anong mga itsura ng dataset natin. Ayan, no? Yun. Diba? Ayan is 640 by 640 na, na-resize na siya. And then na-implement yung annotations. Okay? So, I think so much for the generation of the data set. Our next activity, actually, once na-generate niyo yung data set, mapupunta siya dito sa versions. Okay? And yung versions na to, actually, yung data set na to is already completed. Nag-ano na ako dito. Pinatakbo ko na siya. And I already have gone through this deploy section of the page wherein the MAP or the mean average precision, the precision, and the recall is very outstanding. MAP at 99%, di ba? Ang taas nito. Yung coconut ko nga, umabot lang ako ng 87%. 87 or 88% maximum na yun eh. Pero ito, 99%, ibig sabihin, this model is very accurate. The reason is that sa isang picture ng trinay natin, iisa lang yung nakikita nating target for detection. Yung mga sample coconut fruits ko is merong mga occlusions, yung nagpapatong-patong yung mga coconut fruits. That's why nahirapan si YOLO V5 na ma-maintain yung accuracy and ma-detect yung coconut kapag ka ganong kumpulan. Alright? Also, once you deploy the dataset, it requires like 2 hours to 24 hours. It depends kung sobrang bigat or sobrang laki ng dataset mo. Depende din yung training niya. Okay? Before we end this presentation, let me show you the health check. And this also would give us some insights like we have 390 images, 390 annotated. We have 9.14 MP average image size. We have this image ratio or resolution of 2268 by 4032. Ayun, ito, class balance, non-combat mode, hindi ko to sinasadya, pero very close sila. Non-combat mode is 200 and yung combat mode is 190. Sometimes, magkakaproblema ka dito kung yung class balance mo is medyo off. Halimbawa, mayroon kang dalawang classes, tapos yung isang class mo is sobrang dami, ma-overpower niya yung isang class. Kunyari, I have 200 images. And then, sa 200 images na yun, I only have 25 sa isang class and then 175 sa isang class. Magkakaroon yan ng marami misclassifications kasi yung trinain mo na classes sa iyong machine learning model ay hindi balanse, di ba? Dapat at least closely or very close yung class balance like this one, 200, 190. All right? This one is the distribution and the annotation heat map. Okay? So, sa annotation heat map, ibig sabihin lang nito, ditong part yung mga annotations all throughout the 390 images. So, wala akong annotations na nagawa dito sa part na to or dito. So, parang concentrated yung mga annotations dito sa part na to. Kasi nga, di ba, nakasuot yung helmet. So, saan natin na-expect yung lumabas yung annotation? Eh, di sa taas, di ba? But if, kunyari, bata yung pinicture natin with the helmet, syempre, dito yan medyo sa gitna. Or kung nakalapag lang yung helmet sa table or sa floor, dito yan sa baba, yung mga annotation heat maps. Okay?
And that ends or that concludes our video for the generation of the dataset. And this is very exciting. The last and the most exciting part of the series is the deployment of the model, of the YOLO V5 model, to an actual video feed from our webcam. So watch out for that video. Thank you so much and see you on the next one. Bye-bye.